And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Ngayon naman, pagtutuunan natin ng pansin, Doc Dave, ang mga katanungan for you ng ating mga Facebook friends, yes. Diba? At unahin natin dahil maraming nagkakaroon nito. Number one cause daw nito yung... Number one cancer yan. Number one cancer dito sa ating bansa. Yes. Ang breast cancer, okay? Kaya ang tanong niya related doon, pwede ba daw na magka-breast cancer kahit na walang bukol na nakakapa? Yes, Connie, pwede yan. Ano? Dahil actually, ang breast cancer, nag-uumpisa yan, hindi sa lump kaagad. Maaaring nag-start yan sa tinatawag na calcification. Bago maging lump yan, nagiging mga calcification muna yan or changes sa architecture ng breast. So, maaaring hindi mo yan makapa. I see. Which is very important yung pag-screen, mga screening tests para sa mga high risk ng breast cancer tulad ng mammography, sometimes ultrasound at iba pa. Pag kinakapa, di ba sabi may mga kapa na pagkakapa na ginagawa dapat sa breast ng babae. So, not necessarily pala na mapakapa mo yun kapag maliit pa. Pag very early pa yung breast cancer, wala ka pang makakapa. Oh, okay. So, napaka-importante pa naman kung sa breast cancer yung early detection. That's true. So, ang dapat gawin pala natin ay yearly na mammography? Yes. Yung mga over the age of 40 or 45, kailangan meron na yung at least annual na pag-check up sa doktor at mga screening test tulad ng mammography and or ultrasound. Ayun. So, pag may calcification, kailangan i-monitor na? Merong mga findings na based sa mammography para ma-label nila kung yan ay suspicious o kung hindi naman. Pag suspicious, kailangan talaga yan i-biopsy. Alright. Maraming salamat, Doc Dave. Ito, kasunod na tanong mula naman kay Lady Rochelle Matias. Normal ba ang pananakit ng puso kapag may acid reflux? Naku, parang ang dami dito sa atin ang meron yan. Parang laging epidemic na yung acid reflux. Oo, no? Sa mga kinakain din yan, no? Yes. Pero meron bang kakibat na sakit sa puso? Acid reflux, ang cause niyan ay umaakit yung acid doon, nagba-backflow sa esophagus. Yung esophagus, nasa likod ng puso yan. Ayun. So, pag sumasakit yung esophagus dahil sa acid reflux, kuminsan, akala nung pasyente, yung puso niya sumasakit. Right. Kaya na-coin yung term na heartburn for for acid reflux. Pero actually, hindi naman puso. Hindi. Pero kung siguro... ibang level ng sakit na sa puso, like mabigat na hindi, baka naman heart attack na yun, iba na yun, ha? Yeah. Hindi na acid reflux. Dapat talaga pag nagkaroon ng chest pain, although you're not yet sure kung siya ay heartburn o hindi, kailangan talaga magpatingin muna sa doktor para sigurado, because of course, one possibility always, baka naman talagang yan ay secondary sa problema sa puso. Yun. So better safe than sorry, mga kapuso. Pero Doc, yung sa acid reflux, ano ba yung pwedeng inumin na gamot dyan? Meron ba dyang over-the-counter lang o dapat prescribed? Dapat yung prescribed ko niya. No? Usually, yung mga binibigay dyan ng mga doktor, yung mga para mahupa yung acid, mga protein pump inhibitors ang tawag doon. At yung mga muscle relaxant para hindi mag-spasm yung sphincter sa esophagus na isang muscle. Pero yan ay mas maganda, magpatingin kayo sa doktor kasi nag-iiba din ang dose niyan. Saka mayroon din mga side effects sa mga drugs. Mula naman kay Isler Rysel, pwede bang magkaroon ng luslos ang babae? Yes, pwede yan, Connie. Although, ano ang luslos yung hernia? Hernia yan. Inguinal hernia, doon sa may singit usually. It usually manifests as umuumbok, mayroong bukol sa area na yun. Ano ba ang luslos talaga para sa mga hindi pa nakakaalam? Merong weakness doon sa abdominal wall, kaya lumalabas yung ibang parte ng abdomen, usually bituka, doon sa area na yon. Kaya umuumbok siya. Usually mga contents na abdominal cavity like mga viscera, mga intestines, etc. Iba to sa diastasis recti? Diastasis recti is one type of hernia. Ah, I see. Hernia, maaring inguinal, yun yung most common sa may singit. Mayroon din abdominal wall hernia. Na-operahan ka, tapos bumuka yung sugat mo. Lalo na sa mga nanganganak eh, di ba? Yes. Umuluwag yung mga bituka. Usually dun siya sa may pisngi nung ari ng babae. Okay. Doon umuumbok yung hair niya sa babae. Doon nang ma-manifest. Yes. Alright, maraming salamat sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Doc Dave, thank you. Ang dami naming natutunan.